Magandang buhay! Welcome sa kusina ni Dan Levy. Sa episode na to, magluluto tayo ng fish fillet in sweet chili garlic sauce. Kailangan natin ng kalahating kilo ng fish fillet, 1/2 teaspoon na salt, 1/2 teaspoon na black pepper powder, 5 grams na minced garlic, cornstarch, 2 kutsara, 1 perasong egg. Para sa sauce naman natin, kailangan natin ng green at saka red chili, 30 grams, onion, 30 grams, minced garlic, 30 grams, soy sauce, 5 ml, oyster sauce, 10 ml, ketchup, 40 ml, at gagamit tayo ng 10 grams na sugar, 150 ml na water, diluted cornstarch, 20 ml, at saka 15 ml na oil. Umpisan muna natin sa pag-marinate ng ating fish fillet. Inugasan ko na to at saka din drain ko na maigi. Iniiwan na natin ito ng cubes. Approximately mga 1.5 inches by 1.5 inches. Lagyan natin ng black pepper powder. Dagdagan natin ng salt. Tapos lagay natin yung ating minced garlic. 5 grams. Tapos lagay na rin natin yung ating cornstarch, 2 kutsara. Tapos maglalagay tayo ng 1 pirasong itlog dito. Yung purpose ng itlog is para mag bind doon sa ating fish fillet at saka sa ating cornstarch. At saka guys, tips ko lang, pag nagbiyak kayo ng itlog, huwag nyo idiretso doon sa niluluto nyo or minamarinate nyo. Kasi hindi nga natin nakikita yung loob ng itlog. So, baka sira. Chances, itatapon mo na lahat ng imamarinate mo kasi contaminated na yon ng sirang itlog. Kaya, ihiwalay nyo muna, ilagay nyo muna dun sa separate bowl. Tapos, ihalo nyo dun sa niluluto nyo. Pag okay na to, pipwito na natin. Magpainit lang ng mantika sa ating kawali. Tapos, piprito natin yung ating fish fillet piece by piece. Huwag nyo ilahatin yung ng isda nyo na lahat ng fish fillet nyo kasi didikit yan pag niluluto. Kaya dapat one at a time lang. At saka huwag kayo mag drop ng fish fillet na hindi mainit yung mantika nyo kasi malaki yung possibilities na didikit yan dun sa kawali. Kaya make sure na mainit yung mantika bago nyo ilagay yung inyong fish fillet. Ipiprito lang natin to ng for about 4 minutes or hanggang maging golden brown yung kulay, yung appearance niya. And huwag nyo rin i-overload yung kawali nyo. Yung capacity lang ng mantika na nilagay nyo, ganun din din karami yung fish fillet na ipiprito nyo para hindi siya magdikit-dikit. Turn nyo lang from time to time. Hintay na luto natin for 4 minutes or hanggang maging crispy at saka maging golden brown yung appearance ng ating fish fillet. I think okay na to. So, lagay lang natin to sa strainer para ma-drain yung ibang excess oil. Tapos, lulutuin na natin yung ating sweet chili garlic sauce. Magpainit lang ng 15 ml na oil sa ating frying pan. Tapos isusutay natin yung ating onion. Sandali lang natin isusutay yung ating onion. Pag lumabas yung amoy, pag naamoy mo na yung aroma, lagay na natin yung ating garlic. Hindi natin kailangan i-toasted yung ating onion at saka yung ating garlic. Kasi nga gagawa tayo ng sweet chili garlic sauce. So, kailangan natin na mas matingkad or dominant yung lasa ng ating garlic. So, wag na natin siya iba-brown. Sunod na natin ating ketchup.
Tapos lagyan na natin kaagad ng 150 ml na tubig. So doon ako kumuha ng tubig. Ginamit ko na yung pinaglagyan natin ng ketchup para masimot yung ating ketchup. Yung apoy na ginagamit natin dito is loop lane. Huwag nyo biglain yung ating sauce. Low flame lang yung ating gagawin. So medyo maputla pa yung kulay ng ating sauce. Lalagay na natin yung ating soy sauce at saka yung oyster sauce. Yan yung magpapatingkad ng kulay ng ating sauce. Haluin natin. Tapos sunod na natin yung ating green at saka yung red chili. Hindi naman kailangan talaga na red at saka green. It's either red lang or it's either green. Pero yung ginawa ko kasi rito for better presentation at magkaroon ng contrast na kulay doon sa pula, nilagyan natin ng green chili. Pag meron kang green chili at saka red chili, mas maganda. Mas maganda yung effect na sa presentation. Maglalagay lang tayo ng konting asukal dito, mga 10 grams. Okay? Mga 10 grams lang natin na asukal yung gagamitin natin. Tapos magdadagdag tayo ng konting black pepper dito. Konti lang. Ayan. Haluin lang natin to. Tapos pakuluan lang natin to ng 1 minute. Simmering boil lang. Simmering lang natin. Hindi kailangan talagang kulong-kulo. So 1 minute natin pakukuluan to. Tapos lalagyan na natin ng ating cornstarch. Saka yung cornstarch pala natin, yung ratio natin is 1:1. So ibig sabihin kung gaano karami yung cornstarch mo, ganun din karami yung tubig na gagamitin mo doon. Tapos haluin mo na maigi, pwede na natin i-apply yun mamaya. At saka pag ako gumawa nitong sweet chili garlic sauce, dinadamihan ko na. Tapos yung sobra, nilalagay ko na sa ref. Kasi masarap din to sa mga pork chop, lumpia Shanghai, pag may mga pinirito kayong manok dyan, ay pwedeng pwede to. Pwede nyo siyang gawing sausawan sa mga fried items. Ayan, after 1 minute ng simmering natin sa sauce natin, apply na natin yung ating cornstarch diluted. Yung technique dito pag naglagay ka ng cornstarch is gradually. Dahan-dahan lang, tapos halo ng maigi para makontrol mo kung tama na ba yung consistency ng inyong sauce. Pag okay na, pakulaan ng konti, mga few seconds para lang maluto yung cornstarch. Ayan, maganda na yung texture ng ating sauce. Pwede na natin to i-serve yung ating sweet chili garlic sauce. Ginawa ko rito ay tinappings ko lang yung ating sauce sa ating fried fish fillet. Yung purpose kasi niyan na bakit tinappings lang natin ay para maiwasan natin na magsagi kaagad yung ating fish fillet. Katulad yung iba niyan ay gagawa sila ng sauce tapos lalagay na nila yung fried meat nila doon sa sauce. Malaki yung chance na after 30 minutes or 40 minutes madudurog yung fish fillet mo, lalo pag fish fillet yung ginagamit mo. Madudurog siya. Kaya ginawa natin, separate natin, tinapings lang natin yung sauce para maganda yung presentation natin. At kung nasa buffet ito, aabot pa ng 1 hour, hindi pa madudurog yung ating fish fillet. So nilagyan na natin siya ng garnishing na spring onion. Saka tingnan nyo naman, nakakatakam. Yung kulay, ang ganda. So sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe sa araw na to, please share and like the video sa mga baguhan po sa ating channel.
Please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating susunod na mga recipe. Salamat sa panunood. Magandang buhay. Ito ang kusina ni Dan Leslie.